So, yo, what's up mga kabagang ko na naman dyan. Nagbabalik na naman, no? Tagal ko na di nakapag-upload. Parang isang buwan na ito halos, you know? So, personal things mga kabagang, no? Reason ko yun. Ayun yung reason. May mga personal na bagay na kailangan unahin. Talagang maisasantabi ko yung pagbablog. But anyways, mga kabagang, itong aking pagbabalik sa pagbibideo, no? Reaction video, which is importante ko naman talaga. Eh, medyo na-curious din ako at excited akong i-reaction video to, no? Una ko na mga bagang itong i-reaction video ko or itong content ko or itong mismong bida sa aking content, eh kilalang kilala ko. Okay? And also mga bagang sanggang dikit ko, tropa ko talaga, no? Wala iba kundi si Louis CB mga bagang, okay? Also known as Kapanalig. Yan, no? Hindi to nalalayo sa akin, no? Talagang kilala ko tong tao na to. Kaya mga bagang, kaya ako siya, kaya ako na-curious, no? Rather, is hindi kasi siya gantong uri ng tao na nagsasalita ng basta-basta lamang mga bagang. Kumbaga mga bagang, hindi siya uri ng social media influencer or ng mga YouTuber na gumagawa lang ng way para lang magka-views, no? Hindi ganun siya, eh, no? Kumbaga, oh, Louis, kaya may hati ako dito, ah. Hindi, kidding aside mga bagang, hindi kasi siya ganun, eh, no? Kung mapapansin nyo naman sa mga vlog niya, focus siya dun sa kanyang ginagawa everyday. Pero para magparinig, magpasaring, mang-away, eh, hindi niya ginagawa. So, for me, as kaibigan niya, and also as a viewer, okay, naku-curious ako, anong bang meron at anong bang nangyari, bakit siya nakapagsalita ng ganun? Okay, kasi medyo, alam mo na, kapag alam mo sa sarili mo na hindi ganun uri ng tao yung tropa mo, and then bigla siya nagsalita, it means na may dinaadala siya rito at saka dito. Okay? Kapag na-release niya yun, ibig sabihin, luluwag siya. Luluwag yung kanyang pairamdam. So, tingnan natin mga bagang sa ating magiging reaction video. Kung ano nga ba talagang pinagsasabi nitong ating tropa na si Brother Louis TV, no? Also known as Kapanalig. So, pe-prepare ko lang to mga bagang. Ayan, no? Anyways, nagpaalam naman ako sa kanya, chinat ko siya na pwede kong gamitin yung kanyang video. Okay, hindi naman to basta-basta ko lang pinulot or kumbaga walang pagpapasabi sa kanya, no? Pinagpaalam ko naman to at pumayag naman siya. So, game na tayo mga bagang, setup ko lang to and then we will rock on. Okay? So, in 3, 2, 1. San lang natin? Mga Kapanalig, yun nga, gusto ko lang payuhan yung ibang vlogger sa Bukana, no? Ayan, sana matutunan natin na minsan yung respeto rin ba sa ibang mga vlogger na kung sino yung may-ari ng content. Big word, respeto. Muna sila na ano, na unang mag tawag ito, na mag-upload ng pinaka video nila, no? Kasi minsan ang nangyayari, pag gumagawa kayo ng content sa ano, sa Bukana, yung iba magugulat ka na may iba palang kuha na clip, yung iba nasa gilid, yung iba nasa ano, nasa harap. So bali nawawala na kasi yung excitement mga Kapanalig, no, doon sa isang content pag nakita na sa inyo. Kahit sabihin yung behind the scene lang yan mga Kapanalig, kahit sabihin mo na i-edit naman yan, hindi naman ito yung mismong makikita nila, eh. So parang ang nangyayari kasi mga Kapanalig, no, na parang sasabihin na natin nagkakaroon ng nakawan ng content, diba? Oops, ganun na rin stop mga natin mga bagang, no? Mabigat yan mga bagang, okay? Nakawan ng content, okay? So ito muna natin mga bagang doon sa part na yan, okay? So ayun nga, pinunto niya naman na nabuka na vloggers yung kanyang tinutukoy doon, okay? At hindi naman yun malayo sa kanyang mga sa kanyang kalooban mga bagang. Kasi doon nag-umpisa si Brother Louie, no, nung nagbablog sila dati. Nag-umpisa pa lang sila, or nag-umpisa pa lang si Louis TV rather ng kanyang pagbablog, eh doon siya lumago sa Bukana, no? Kumbaga ayun yung second home niya, okay? Aside dito sa Nabotas, okay? Kasi syempre taga dito naman talaga siya sa Nabotas. Yung second home niya, ayun nga, ina Cebu, specifically mga bagang diyan sa Bukana area, okay? Kay sa teritoryo ni Idol Japper Sniper. So ayun nga mga bagang, parang malinaw naman, no? Malinaw naman mga bagang, hindi naman siya nagsusugarcoat na dumadating kasi talaga sa point na talaga naman makabagang realidad na nawawala yung excitement sa isang content. Okay? Regardless makabagang kung behind the scene yan or mga maliliit lang na video or mga clips, nawawala yung essence ng excitement or yung exciting part. No, di ba? Pupunta tayo sa exciting part. Kapag may mga leakage na lumalabas. Okay? Kumbaga makabagang dyan nga ingat na ingat yung mga gumagawa ng pelikula, eh. Okay, or yung mga gumagawa ng kanta, yung mga leakage na lyrics,
mga leakage na mga clip. Kasi mga bagang, kung sakasakali, mga bagang, hindi lang basta yung exciting part or yung pagka-excite ng mga manonood or mga viewers mo, yung mawawala. Kasi maaari din siyang gawaan ng way ng ibang creator, okay? Sabihin na natin na yung kunyari music, may marinig lang na isang linya, dalawang linya or tatlong linya doon sa iyong ginagawang kanta na hindi pa official release, eh pwedeng kuhanin ng ibang mga musikero at gawin or ilapat sa kanilang beat or sa kanilang kanta. Mangyari maabagang, imbes na ikaw yung original gumawa nun, ang makinabang, hindi. Since nailabas na yon, maaaring magamit ng ibang musikero, ng mga ibang composer, singer, yung mga linya or yung mga beat na ginawa mo. No? So, naging issue na to nung sa X-Battalion maabagang. No? Naging issue na siya. Or parang may isang singer ata or rapper na gumawa or nag-release ng kanta or beat maabagang na ginamit ng isa sa mga miyembro ng X-Battalion. Kumbaga maabagang nauna siyang nag-upload dun sa mismong may-ari ng beat na X-Battalion. Kasi nga narinig nila sa live or gano'n. No? So kumbaga maabagang na-release unofficial yung clip na yon or yung music na yon without knowing na yung mismong artist ng X-Battalion eh hindi niya akalain na magagamit ng ibang or may magtatangkang gamitin ng mga ibang musikero o rapper yung clip nga or video or lyrics, okay, or yung beat na inilabas niya unofficial, okay, kumbaga mga bagang pinarinig niya lang na konti lang, no, ayun yung nangyari mga bagang. Kumbaga ang naging parang nagnakaw pa ng beat or nung lyrics, hindi ko na matandaan talaga totally mga bagang, is parang yung may-ari pa mismo. Okay, mga bagang? Ganun yung lumalabas, no? Kaya dito rin, mga bagang, dito rin pumupunto si Brother Louie na parang, di ba, real talk. Kumbaga, magkaroon talaga ng nakawan, no? Kumbaga, mga bagang, sa sarili mo, ito yung content o ito yung obra maestra na ginagawa mo. Okay, kapag may naglabas niyang kahit sino, okay, kahit yung pinaka-close mong tao, without ng approval mo, okay, is mawawalang saysay. Okay? Hindi naman sa nag-iinarte mga bagang. Kasi, minsan, ang paggawa ng content, minsan may ano yan eh, di ba may mga content creator tayo na scripted. Okay, mama ganyan. Pag may nag-leakage na scripted na yon mga bagang, marami nang mambabash doon sa video na yon. Pero, yung sariling gumawa ng video na yon, kumbaga, sineset up niya pa mga bagang na hindi lalabas na scripted. Pero, may mga nagli-leakage na, scripted pala yan eh. So, dun, nangyayari mga bagang na parang nasisira tuloy yung mismong gumagawa ng isang content. Kumbaga, hindi niya naman intensyon na maging scripted yon. Okay, kumbaga gusto niya pang linisin pero may mga tao na nagli-leakage dun sa gagawin niya. So ang nangyayari, maabagang imbes na ma-excite na yung tao, nalalaman na. Okay, at ayun na maabagang, once na may kumuha na nun or na-leakage na isang part nun, pwede na ma-re-upload yun, ma-repost yun sa kahit anong social media platforms, FB, Instagram, Twitter, saan pa ba, YouTube, no, sa lahat maabagang, no, lahat na natin sa lahat ng social media platforms. Hindi lang sa social media, pwede rin sa ibang website. Okay? Na pwedeng magamit din yun, mga abagang. Kumbaga, ikaw nagpakahirap, pero iba yung nakikinabang. At ayun yung masakit bilang isang content creator. No? Wala namang mali sa kanyang sinasabi, mga abagang. No? Iniingatan niya lang din siguro yung pagod na pinupuhunan ng mga naggagawa ng content. Kasi mga abagang, hindi naman talaga birong gumawa ng content basta-basta. Tandaan natin yan, mga bagang. Lalo na kung ikaw, nanonood ka, YouTuber ka, aspiring ka, na isa kang YouTuber, mga bagang, wala pang nanonood masyado sa'yo, kumbaga nag-iisip ka ng content, alam mo sa sarili mo kung gano'ng kahirap gumawa ng isang solidong content na pwedeng ikatuwa ng mga viewers mo. Okay? Especially, mga bagang, kung ikay nagsisimula, tapos nanakaw na agad, or nakuha agad, nang hindi naman sinasadya. Okay, huwag naman natin sabihin na ninakaw lang basta. Nang hindi sinasadya, since hindi ka pasikat, okay, hindi nila, kumbaga yung kumukuha sa'yo, no, walang respeto na din, na kuha lang ng kuha, since hindi ka pasikat, siguro, sa tingin nila, hindi ka magre-reklamo. Masakit yon sa loob mo, bilang isang content creator. Okay? Kaya, sa atin, mga magko-content creator, no, ayun,
Ito, natututunan ko na habang tumatagal ako dito sa industry ng pagbibideo, na talagang kailangan gawin natin na irespeto yung ating kapwa content creator. Okay, napakahalaga nun. Ayun yung pinaka, siguro, number one rule na dapat nating sundin bilang mga professional na YouTuber. Okay? Lalo na kung may money involved. Lalo na kung kumikita ka na. Kasi syempre, mga bagang, no, kita na ng isa, kukunin mo pa para maging kita mo rin. No? So, di ba? Parang, ang nagiging puntuhan na lang, mga bagang, ginagawa ko to for money. No? Hindi for quality. No, para kumita na lang. Well, huwag natin namang gawing hipokrito yung mga sarili natin. Gusto naman talaga natin kumita. Pero, as long as kikita tayo, nung wala tayong tinatapakan. Okay? Ayun lang naman yan, mga bagang. Sa akin, walang mali siya sinabi ni Louie TV. No? Kung sino man yung pinapatamaan niya sa bukana, kung sino man yung sinasabihan niya, wala naman siyang trinap name. Ayun, parang tapikin lang kung sino man yung gumawa na. Pero, ayun. No. Tuloy tayo. I mean, gusto niyo naman ano, gusto niyo naman na mataas ang views, maano. Na, ayun yung sinabi ko. Kasi alam niyo naman na ayan, para mas tangkilikin kayo yung mauuna, kumbaga maano yung mga viewers na sa inyo agad pupunta kasi gusto agad makita yung mga ginagawa. Pero syempre, sana respeto rin naman sa may-ari ng content, mga kapanalig. Minsan kasi ang nangyayari, ito yung eksena. Tapos ito yung cellphone ng ano, may-ari ng content, tapos nasa ibabaw naman yung isang cellphone nung isang vlogger, tapos yung iba nasa gilid na, yung iba ano, parang tumatiming ng makuha. Parang ano lang, mabagang pang CCTV na. May mga hidden camera na, no? Pero dito naman sa sinasabi ni Louie na talagang marami na siguro sanay naman na siya na kapag siya'y tumuntong sa Bukana or kahit isang lugar, mabagang, no, general natin, wag lang sa Bukana, na talagang maraming camera ang tututok sa kanya. Pero ayun nga, no, since sa Bukana, alam naman natin, makabagang, na doon siya nag-umpisa. So kilala niya na lahat kung sino yung mga tinutukoy niya dito, mabagang. So kilala na rin siya doon. Kumbaga, mabagang second home niya nga yung Bukana, eh. So technically speaking, mabagang, no, kilala niya rin kung sino yung mga yun. Okay? Siguro, kilala na rin siya na hindi rin naman siya na-imake kapag may mga ganon. Siguro, ang iniisip ni Louie TV, kahit may mga nagbibideo dyan kung saan, no, alam niya na re-respetuhin naman siya. Kumbaga, siguro naman, hindi naman ito mga mag-upload. Ang nangyari, na-upload agad. So, siguro, dun siya na-verse, mga bagang, dun lumabas yung kanyang kadismayahan, no? Pero sabi ko nga, no, kung dun sa Bukana nangyari yung mga ganyang setup, mga bagang, hindi naman siya bago ron, hindi naman siya iba ron, siguro wala, lilipas din naman to at magkakabati naman siguro, at alam mo yun, lilipas din naman yung galit, mga bagang, o yung tampo, yung dismaya, no? I think, mga bagang, hindi naman sa tagal ko kasama si Louie, hindi naman siya mapagtanim talaga, as in, no? Noon. So hindi pa na-edit yung mismong video ng may-ari, sila nakapag-edit na, ni-upload na. Bilis. No? O yun, nawawala na yung pinaka, hindi na ma-excite yung mga manonood. Kasi nga, nakita na rin sa ibang vlogger kung ano yung mga ginagawa. May punto naman. So punto. Ako bilang matagal na rin mga kapanalig, no, na nagbablog. At bilang pangalawa kay Idol Jopper Sniper, ayoko naman pong isipin na ako ay mayabang sa sinasabi ko po. Ito lang po ang napapansin ko, mga kapanalig, talaga. Na sana naman po, promispeto tayo sa, no, sa ginagawa natin. Huwag natin uunahan. Yung sasabi niyang yung kayabangan, yung term na kayabangan, no? Sa akin, hindi naman kayabangan yan, mga bagang. Realidad yun, mga bagang, sinasabi niya. Kumbaga, awareness yan, okay? Kumbaga, pag pinasok mo yung social media, kalakip nun is tanggapin mo, accept mo, na talagang gihirapan mo, no, every seconds ng iyong video. Okay? And syempre, once na pumasok ka ng social media, syempre, i-accept mo rin na ano man na maging output niyan ng yung maging video, talagang it's either tatanggapin niyan agad ng tao or magkakaroon ka ng basher. No? What I mean, mga bagang, kasi, huwag nating pag-isipan na porket nagsasalita siya ng ganon,
against dun sa mga Buwana vloggers. Hindi naman deep talaga mabagang, hindi naman totally na parang minumura niya or parang dinuduro niya yung mga nakatira sa Buwana vlogger. Mga buka sa Buwana na mga nagva-vlog, mga vlogger sa Buwana. Hindi naman totally na parang sinisiga-siga niya, okay? Maayos naman, no? Malinis naman yung kanyang pagkakasalita. Okay? Kumbaga mabagang, kung ikaw, no, na taga Buwana ka at alam mo sa sarili mo na kung vlogger ka din, no? Alam mo sa sarili mo yung hirap at pagod ng pagbablog. Everyday content, nag-iisip ka kung anong ilalabas mo. Siguro ma-absorb mo rin, ah, okay. Hindi naman siguro, ako sinisisi ni Louie TV or ni Kapanalig, no, sa ganitong bagay lamang, no. Pero ayun nga, mabagang awareness lang siya. Napapansin ko siya as awareness lang. Baga, na-criteria ko siya dun siya babagsak, mabagang. Awareness lang, mabagang. Kumbaga, konting topic lang, no, okay? Mas marami pang hashwords sa ibang vlogger content kapag sila nagagalit. Pero kay Louie TV lang, iniingatan niya yung kanya, syempre nga, imahe din, no. Na, kumbaga, mabagang, hindi naman kasi talaga siya toxic, no. Kumbaga, nagiging toxic na lang siya sa tingin ng mata ng iba na basher niya. Pero I think wala siyang katoxican, mabagang. May rami pang kailangan niyo si Makagago, sino ba? Yung talagang nanre-real talk, mabagang. Kumbaga, makabagang talagang ihiwala yung kaluluwa mo dun sa katawan mo, no, para ma-realize mong mali yung ginagawa mo. Pero si Louie TV, no, pasaring lang kasi, mabagang, no. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman siya bago sa Buwana at hindi naman siya iba doon sa mga taga Buwana. So, ayaw niya rin talagang dikdikin, syempre, yung mga tao doon, dahil alam niya na tinanggap na rin naman siya ng buo doon. Eh, tanggap niya rin naman kung anong mangyayari. Kumbaga, tampuhang ano lang naman to, mabagang, no. Siguro tampuhang magkakapatid lang to, no, since nandoon na siya sa Buwana, no, tagal na. Yung pandemic mga vlogger pa lang na nag-i-effort para sa content nila, mga Kapanalig, no. Kasi ang nangyayari, kumbaga, sila yung naghirap tapos kayo yung umaani. So kailangan bigyan naman natin ng respeto yung bawat isa, mga Kapanalig, no. Pag mayroong nagba-vlog diyan, hayaan niyo lang sila na mag-focus lang dun sa ano, dun sa isang camera. Wag niyo, kung kukuha man kayo, tsaka na kayo mag-upload after 3 days, after 2 days, ganun, no. Ang nangyayari kasi, pagkatapos ng eksena na 'yon, edit na agad, tapos salpak na agad, ganun lang. Kahit hindi na magsalita, itututok na lang. Tapos ayun na 'yon, yung pinaka-content na 'yon. Kumbaga, mga Kapanalig, konting respeto naman, no, para sa iba. Para naman hindi rin tayo masabihan sa bukana na parang ito yung content na parang ano lang, ganyan-ganyan, kuha-kuha lang, wala namang, hindi namang quality. Walang diba? Sense. So, sana wag sumama yung love nyo sa akin, mga Kapanalig, no. Kasi talagang napakahirap nung ganun. Sana maintindihan nyo ako. Yan, at sana mabago nyo yung way ng pagbablog nyo, na hindi lang basta-basta kuha ng kuha kung saan-saan. Kasi mga Kapanalig, no, alam nyo naman na kung gaano kahirap gumawa ng content. Na, yun yung sabi ko kanina, no, pa. Kaya syempre kayo matagal na rin kayo nagbablog. Alam nyo kung gaano kahirap mag-isip ng content araw-araw. Pagising mo pa lang, mag-iisip ka na. So, ganun din yung mga kinukuhanan nyo ng video, mga Kapanalig, no, na talagang nahihirapan din silang umisip ng content. Kaya tapos bigla nyo na lang agawan ng mga video clip na hindi pa nila na-upload. Kaya sana isipin nyo rin yan bago nyo ano. Gumawa rin kayo ng mga sarili nyo ano. Alam ko naman, kaya nyo rin naman eh. Pero pag may mga ganun, ang pangit kasi tignan ng bawat ano eh, bawat isang eksena, lahat nakapalibot yung camera eh, no. Ayan, inireklamo na rin ni Idol Jopper Sniper yan eh. Ayan. Cut ko lang doon. Ayan, natawa ko dun sa parang nakapalibot, no. Pero ayun, sabi ko nga sa inyo, expect yan kapag sikat ka na. Talagang may mga taong kukuha ng video kapag nandyan ka. No? Especially sa mga nag-uumpisang mga vlogger, mga gustong pasukin yung YouTube. Kasi alam naman natin, mga bagang, na talagang kakapitan nung mga taong nag-uumpisa pa lang. Okay? Yung mga nandyan na sa industriya na matagal na. Or yung talagang medyo may fanbase na. Kumbaga, mga bagang. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo, talagang ayun dapat ma-accept ni Louie TV when it comes sa pag-video. Pero, gaya nga sinabi ko, hindi naman siya bago sa Buwana, mga bagang. So, kilala na siya ng mga taga-Buwana. So, lalo na, sabi niya nga, di ba, nandun si Idol Jopper, nagre-reklamo na nga din kung kuminsan, eh, sobrang dami na rin camera na nakatutok sa kanila. Nagiging nangyayari tuloy, mga bagang, ang parang
ang setup ngayon eh parang nagiging media conference na eh, no? Parang yung sona na ng pangulo. Dahil na nakatutok na kaganyan na nakamera sa iyo, no. Pero kidding aside, mabagang, no, real talk din naman talaga, no. Na parang bigyan ko lang kayo na mag-share lang ako kahit konti, mabagang, no. Taga Nabuata si Louie TV, no. So may team kami dito which is yung team Paangat, no. Kapag pumupunta siya rito, lahat kaming tropa niya, siguro mga ilang kami, 7-8 mga ganyan. Kapag nagbi-video kami, no, nung mauna, mabagang, nung pag-umuwi siya rito, syempre, na-excite kami, no. Syempre, may tropa kaming sikat. Nangyari, mabagang, kanya-kanya kaming video na nakasama siya, whatsoever, whatsoever. Basta, yung mga binubuo naming vines, lahat kami naka-behind the scene, no. So, ina-upload namin yun, no, nung mga unang punta niya. And then, one time, no, nag-inuman kami, okay, nag-chill kami, nare-realize namin na mali pala yung ganun, da. Mali yung ganong setup, mabagang. Sobrang mali. Kumbaga, mabagang, 8 kayo, 7 kayong tao, naka-behind the scene, para sa isang content. Kumbaga, mabagang, paunahan mag-upload, okay? Kasi, mawawala ng sustansya yung susunod na mag-upload. Kung yung napanood na doon sa naunang na-upload, eh, yung susunod, yung susundan mo, okay? Yung pangalong upload, ganun pa rin. Umaba lang ng angulo, okay? So, kumbaga, mabagang nonsense, eh. Okay, kumbaga, ayun, ayun yung realization namin, no, ayun, mga tropa ni Louie na nagbablog, ayun yung realization namin kapag pumupunta si Louie, umuwi na siya, okay, nag-uusap na kami, okay, so ito yung content ko kay Louie, oh, sige, ako yung behind the scene, oh, sige, kapag may pinuntahan si Louie na kainan, akin yan, okay, ako yung magbablog dyan, so kami, hindi na kami parang nagkakapaan, oh, aking content to, or kumbaga, magnanaw pa kami ng mga video or mga clips para lang maging content namin. Kumbaga, mabagang, may kanya-kanya na kaming naiisip kapag tungtong pa lang ni Brother Louie at hindi namin laging ginagawa yung behind the scene. Okay? Ayun lang naman. Kumbaga, mabagang, kasi syempre ako, matagal din naman akong nag-social media. Hindi lang naman ako ganun, hindi naman ako ganun kasigat, pero matagal na at nare-realize ko na mali nga talaga yung parang nagiging behind the scene na lang yung mga content mo. Okay? Kumbaga, kung pwede ka naman gumawa ng ibang content aside doon, why not? Okay? Kasi when it comes sa social media naman, mabagang pa-unikan eh. Okay? Uniqueness, kumbaga, mabagang. Kumbaga, kailangan maging maging top ka sa iba. Okay, kumbaga uungusan mo, no? Wala namang problemang manguha or mangopya ng content, mabagang. As long as yung content na 'yon eh bibigyan mo ng sarili mong panlasa, sarili mong idea, kumbaga, or sarili mong atake, okay? Kumbaga, pwede mo nang kuhanin yung ibang parte doon at gagawan mo lang ng sarili mong diskarte kung paano mo i-develop uli yung story. Okay, marami nang gumagawa noon lalo na sa mga kanta, 'di ba? Yung mga nagpa-parody songs. Okay? O yung mga joke sa bubble gang. Ginagawa, kinukuha lang yung konti doon. Tapos, binibigyan ng ibang atake ng ibang mga nagko-comedian, mga nagko-comedy. So, ganun din sa content creator, mabagang. Hindi masama, mabagang. Lalo na ngayon, na sobrang dami na sa social media. Ilang tao na ba ang nagbamoto-vlogging? Ang nag... gumagaya kay Ninong Rai na kinukunan yung pagluluto. And also, ilang tao na ba ang... tag dito, ano pa bang mga content yung sikat ngayon? Ang tao na ba yung mga nang paprank? Okay, dun sa mga alsada or alam niyo yun, mga bagang na parang may mga comedy na nakikita na din naman natin dati pa. Pero napapanood uli natin sa iba't ibang mga vlogger pero may iba't ibang sustansya. Okay? Ngayon, ang sikat ngayon is yung parang papaulaan mo yung isang bagay, okay? May marami nang gumagawa nun, pero hindi nakakasawa. Kasi yung iba, pinapahulaan kung sinong artista na itong 1990s, ganyan, or anong kanta to ng 1990s, anong uri ito ng gamit, anong uri ito ng bansa, or anong plug to, mga ganun maabagang, no? Hindi masamang manguha or gumaya ng content as long as bibigyan mo siya ng ibang flavor bukod doon sa naunang content. Tuloy tayo mga baga. Yung mga ganyang senaryo. Kaya sana... Oh, nag-add. So whose turn is it to share today? I used to think NU3 was just... Keep ko na, Brother Louie, ha. Tatagal, eh. Mayamang ka naman, ha. Na solution yun, mapag-aralan nyo. At isipin nyo mabuti, mga kapanalig, na paunahin nyo muna yung mga ano, yung mga... may-ari ng content. No? Kasi nakakahiya, eh. Nakakahiya talaga, mga kapanalig.
Ako, mga kapalalig, hanggang sa kaya kong tiisin, no, hindi ako nagsasalita eh. Kasi ayokong isipin nila na ako eh parang nagmamataas, parang mayabang na ako. Ang kaso nga lang, kung walang magsasalita, kumbaga, hindi nila alam na mali pala yung ginagawa nila. Dapat meron talagang magsalita o magsabi tumindig na hindi na okay pag laging ganun, mga kapanalig, no? Kasi parang mawawalan ka rin ng gana. Pag meron kang gustong gawin na eksena sa isang lugar, eh talagang mawawalan ka talaga ng ano eh. Parang imbis na ganado ka na eh. Pag nakakita ka ng mga ganung ano, eksena, parang nakakatamad na. Parang ayaw mo na ituloy. Kasi parang, ay no, nag-effort ka, pinaghirapan mo eh. Gumagawa ka ng emosyon eh. Diba? Tapos, hindi rin naman pala maano sa sarili mong channel na doon lang nilang bako, no? Diba? Parang sayang lang din. No, kaya sana, yun nga, bilang matagal na akong nagbablog, sana intindihin nyo yung part ko, no? Ang pangit kong ganun. Hindi lang naman tayo nagbablog para kumita eh. Exactly the point. Tayo para mapakita natin yung kung ano yung kakayahan natin. Yes! Vlog, hindi rin naman ano eh. 100% agree dyan, kapanali. Gumagawa tayo ng mga effort natin para mapakita natin sa viewers natin kung ano yung mga talent at kakayahan natin gawin. Kunyari sa acting, sa pagbablog, at sa travel vlog, di ba? Hindi lang naman para kumita eh. Gusto natin maging quality, gusto natin na magustuhan ng mga viewers kung ano yung ginagawa natin. Kaso nga lang, pag nag-effort ka nga lang na katulad ng ganun, tapos nakita na sa iba, so parang baliwala na lahat nung inano mo, yung effort na yun kasi wala, nakita na sa iba eh. So sana naintindihan nyo ako, mga kapanalig, no, sa mga vlogger dyan sa Bukana, na alam nyo na kung sino kayo. Pag-aralan nyo na, sino kayo. Ano, gumawa kayo ng ibang content. Kasi eh, sa totoo lang, ang pangit talaga pag ganun, sobra. O, kahit si Idol Jumper Sniper, alam nyo yan. Ito na yung tamang oras, so, mga palari. Stop na natin, mga bagang, no. So, doon natin natapos yung kanyang, ano, pagsasalita doon. Pusta natin, mga bagang. So, ayun, mga bagang, bibigyan lang natin ng konting segue yung kanyang sinabi na hindi lang naman tayo gumagawa ng content just to make money. Yan, no. Kung papakinggan mo, maabagang napahipokrito nun eh. Pero kasi kilala ko si Louie TV, no? Okay? Kumbaga, maabagang, ano, kinokompetition niya rin yung sarili niya. Kumbaga, gusto niyang higitan lagi yung mga ginagawa niya. At hindi yun masama, maabagang. Kumbaga, gusto mong mag-improve in your own way. Okay? Sa sarili mong paraan. At high school pa lang, ganun na si Louie. Okay? Kumbaga, pag may nakita siyang bagay na pwede pang i-improve, aside dun sa naisip niyang yon, kumbaga, ah, oh, mas okay to ah. Try kaya nating ipasok to dito sa ginagawa natin. Gagawin niya yon, mga bagang, without hesitation. Okay? Kumbaga, ine-experiment niya. Lalo na ngayon, mga bagang, na may money involved. Okay? Na kailangan niyang mag-isip ng originality niya. Kailangan niyang mag-isip na kung saan kailangan, sa sarili niya, eh, gusto ko, mapapawaw ko yung tao, mama-amaze kayo sa akin. Talagang sasama yung love niya kapag alam mo sa sarili, alam mo yun, mabagang sa sarili niya, na parang may kumukuha ng content ko. Or kumbaga may mga something na nakatingin sa paligid at binibidyoan ko ano yung kumbaga secret recipe ko to, maabagang eh. Gusto ko kay gusto ko yung mga loyal viewers ko yung makita nung ganitong ano eh, yung ganitong content ko eh. Pero nauunahan tayo. Kumbaga, maabagang, ina-expect na ng mga tao na may ilalapag kang pasabog diyan sa channel mo. Pero ang nangyari, pinasabog ng iba. At ayun yung isa sa masakit na katotohanan kapag sikat ka na, mga bagang, no? Yan talaga. Pero anyway, sabi ko nga sa inyo, mga bagang, hindi naman siya iba sa Bukana, hindi naman iba yung mga taga Bukana sa kanya. So I think, mga bagang, hindi ko alam kung close niya to yung or malapit sa kanya itong pinapasaringan niya or tinutukoy niya dito sa kanyang mga pinagsasabi. Pero I hope na kung ano man yung mangyari, mga bagang, eh maging maayos din. Okay, hopefully. Or soon, mga bagang, no? Hindi naman natin tag dito, hinihiling na magkaayos sila ngayon or maging maayos ngayon. Kumbaga, mga bagang, nasa peak ka pa ng emosyon mo eh, no? Kumbaga, nadismaya ka. Wala pang mapagpabago ng idea sa'yo na okay na yon, no? Pero sana, no? Hope soon, magkaayos ay sila, no? Kasi sabi ko nga, mga bagang,
yung pinanggalingan ni Brother Louie na sa Bukana, eh, kumbaga, mabagang second home niya yun eh. Tirahan niya yun eh. Tahanan niya, kumbaga, mabagang. So, kung masisira pa siya doon, eh, or kung masisira pa siya doon, or, mabibitter pa siya sa mga natiga doon, eh, kumbaga, mabagang, parang tinapon mo na yung pangalawang tahan. At alam ko, mabagang, na hindi gagawin yun ni Brother Louie. Kumbaga, sabi niya nga, inipon niya lang, naipon lang kasi din. Kumbaga, tumindig lang siya sa paraan na kung saan, eh, tatapikin na kita kasi parang di mo alam na mali na yung ginagawa mo. Okay? Yun, wala naman siya pinangalanan, pero I hope na sa pagpapangala, I hope na, kung sabi ko nga, no, kung close niya to or hindi, sana maging okay. Okay? Yun dyan rin naman si Idol Japper Sniper para pumagit na dyan sa mga nangyayari dyan, no? At sa tingin ko naman, hindi si Idol Japper Sniper yung minatatamaan niya kasi nga, minention niya naman kanina na parang naiinis nga din daw si Idol Japper kapag may mga ganong eksena. Pero, ayun, I hope, no, kung sino man yun, kasi sa dami ng vlogger sa Bukana, maabagang, di naman natin alam. Di ko may isa-isa yun, no. At, tingnan natin, no, tingnan natin kung may mga improvement sa story. Okay, pero ayoko lang kasi namang makisaw-saw ng todo dito sa naging, ano, kumbaga na curious lang talaga ako, mabagang kaya ako nag-reaction video patungkol nga kay Brother Louie TV kasi nga syempre kilala ko siyang hindi naman siya ganito eh. Kumbaga ayun nga, sumasabog na lang siya bigla, mabagang. Kumbaga darating na time na parang kahit kami, mabagang, no, personally kaming dalawa, narating na time na parang okay kami, no. And then one time pagka may kaming dalawa na lang or pag nagiinuman kami kasama mga tropa, maglalabasan namin ng sama ng loob. At doon na namin malalaman na, ayun pala, no. At, ayun, no, nagkaapatawaran naman, mga bagang, nagsasorry naman sa bawat isa, no. Sa amin naman, no, sa aming dalawa naman, mga bagang, hindi namin pinagkakait yung sorry. Okay, as long as na sa sarili mo, ay nagkamali ka naman talaga, no, hindi naman mahirap mag-sorry. Okay, ganun din naman siya, mga bagang, no. Pag alam niya nang mali siya, nagpapasensya siya. Okay, mag-give and take lang. At kaya, doon lang, mabagang, eh, na-curious lang ako kasi alam ko talaga, kilalang-kilala ko naman na hindi siya magbibitaw, no, hindi siya papasok sa gantong gulo, mabagang, kung sa tingin niya naman, eh, nonsense, no. Pero sa tingin ko naman talagang may inalug lang siya, may tinapik lang siya, mabagang. Pero hindi naman yun talagang tanggal kaluluwang eksena, mabagang. Okay, mabait pa rin yung approach ni Kapanalig, which is ganun naman talaga na siya, dati pa. Okay, kahit na insultin siya, mabagang, pag yung salop eh napuno lang, tsaka lang siya mismo sasabog. Pero as long as kaya niya namang damdamin sa sarili niya yun, tatahimik lang yun, no? Kikimkimin niya lang din yun. Pero pag inulit mo at napuno siya, yun, doon na kayo magpapang-abot talaga. Pero yun lang, mabagang. Anyways, maraming salamat sa inyong pananatili at panatagtangkilik, no? Maraming salamat din kay Brother Louie sa pagpayag na ma-reaction video ko itong kanyang mga pinagsasabi dito, no. So maraming salamat, mga kapanalig, kabagang ko diyan, and sa lahat ng mga taong nanonood, no. Hindi natin planong makisawsaw dito sa issue. Talagang na-curious lang tayo sa tropa nating si Brother Louie. Maraming salamat, kabagang. This is one and only kabagang TBT kabagang TBCB, at ayun nga, humiling din ako na suportahan niyo pa rin ang aking tropa sa kabila ng mga issue nangyayari, no. Si Brother Louie TV, no, mabait na tao yan, mabagang, no. Hindi dahil sa tropa ko siya, pero alam niyo yan, mabagang, talagang deserve niya yung mga nangyayari sa kanyang blessings. Okay. Kaya salute sa'yo, Brother Louie. Wala namang masama sa sinabi mo. Awareness lang din yan. At hindi namang sumasama yung tingin namin sa'yo dahil sa mga ganun lang, no. Kung open ka, kung nasa social media ka, tumanggap ka rin ng mga kritiko, no. Hindi lang laging tama. Okay, hindi, walang taong perfecto, mga bagang. Ngayon lang yung mapag-iiwanan ko sa inyong salita, no. Maraming salamat, kabagang. Magandang gabi. Peace out. Mwah.